Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mahal kita, Daddy. Yan na nga lang ang mga salitang na bitawan ng ating bidang si Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Dahil sa pag-aakala nitong si Patricia na magpapakamatay ang anak niyang si Trixie, ay sinundan niya ito papunta sa rooftop. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon itong si Lilet na makausap at makapasok sa kwarto ni Ramir. Nakiusap siya sa nurse kung po pwede ba na makausap at pumasok siya sa loob ng kwarto nito. Dahil gusto niya lang gawin ang napapanood niya sa teleserye na napapanood niya na kinakausap ang pasyente ng mga anak nila. At lumalakas ulit ang pasyente. Hindi naman sinabi nitong si Lilet na anak siya ni Ramir, kaya hindi siya pinayagan nitong nurse na makapasok. Pero dahil nga sa pagpupumilit at pagmamakaawa nitong si Lilet sa nurse, ay pinayagan siya nito na makapasok sa loob at makausap si Ramir. Pero pinakiusapan nga din siya ng nurse na huwag siyang magtatagal sa loob ng ICU dahil dalawa nga daw silang malalagot kapag nalaman na nagpapasok siya ng hindi nila kamag-anak sa loob ng kwarto ni Ramir. Nagpasalamat si Lilet sa nurse dahil sa pinagbigyan siya nito na makausap si Ramir sa loob ng ICU. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay malalapitan na niya ito at makakausap na baka sakaling magising ito kapag kinausap ni Lilet. Nang makapasok, hindi nag-aksaya si Lilet ng oras para kausapin si Ramir. Binuhos niya lahat ng nararamdaman niya dito kay Ramir bilang isang anak. Iyak siya ng iyak kay Ramir dahil hindi niya matanggap na nalagay sa alanganin ang buhay ni Ramir nang dahil daw sa kanya. Nagsorry si Lilet sa mga nagawa niya dito kay Ramir. Iyak siya ng iyak habang kinakausap si Ramir na huwag siyang iiwan nito dahil mahal na mahal siya nito. Habang iyak nga ng iyak si Lilet sa harap ni Ramir, bigla na nga lang tumunog ang alarm ng kwarto ni Ramir. Kaya nataranta si Lilet kung ano na ang nangyayari dahil bigla na lang din nag-response ang aparato ni Ramir. Nagsisigaw at nagtatawag si Lilet ng tulong sa mga nurse dahil hindi niya alam ang gagawin niya at hindi niya alam ang nangyayari kay Ramir. At baka siya na naman nga ang sisihin ng mag-inang bruha na si Patricia at si Trixie dahil siya ang huling nakasama nito sa loob ng ICU kahit binalaan na nga siya na wag na siyang lalapit dito. Habang si Trixie at Patricia naman ay nagdadrama sa taas ng rooftop, hindi niya namamalaya na nakasalisi na nga ang kaaway nilang si Lilet sa kwarto nitong si Ramir dahil ayaw na ayaw nga nila na makalapit itong si Lilet kay Ramir. Pagbaba nila, gulat na gulat sila nang kausapin sila ng doktor na nag-response na nga si Ramir at nagkaroon na ng improvement. Pinagmalaki nga nitong si Patricia na alam niyang lalaban si Ramir para sa kanilang dalawa ni Trixie at hindi sila iiwan nito. Natuwa ang doktor sa sinabi ni Patricia pero sinabihan sila ng doktor na dapat din nilang pasalamatan ang isang babae na kumausap at nagpunta sa kwarto ni Ramir para kausapin ito. Nagtataka sila kung sino ang babaeng sinasabi ng doktor dahil wala naman silang kilalang babae na kilala nitong si Ramir. Nawala nga sa isip nila itong si Lilet na anak din ito ni Ramir. Pagdating nga ni Lilet, agad siyang tinuro ng doktor kila Patricia. Hindi alam ni Patricia at Trixie kung ano ang magiging reaksyon nila dito. Sinabi ng doktor na yan ang innocent angel na kumausap at nagligtas kay Ramir sa bingit ng kamatayan, kaya dapat niyo siyang pasalamatan. Hindi nila alam kung paano at saan sila mag-uumpisa dahil wala silang kaamor-amor dito kay Lilet. Pag-alis nga ng doktor, imbis nga na magpasalamat sila dito kay Lilet, ay inaway-away pa din nga nila ito at pinagtabuyan dahil hindi nila akalain na ang anak sa labas pa ang magpapagaling at magpapalakas ulit kay Ramir. At kahit si Patricia nga ay hindi nakayanan na mapalakas si Ramir kahit kinausap na niya nga ito. Wala nang nagawa itong si Lilet, tinanggap na lang niya lahat ng masasakit na salita galing sa mag-ina. At least nga ay nalaman na nitong si Lilet, naligtas na at nag-response na ang katawan ni Ramir pagkatapos niya ngang makausap ito. Isang himala nga daw ang nangyari dahil kung sino pa nga ang anak sa labas, ay siya pa ang nakapagbigay buhay ulit kay Ramir.
Iba talaga ang may mabuting puso, mapagbibigyan ng Diyos. Samantala ang kinabukasan, pinag-usapan ng pamilya de Leon ang bibilhing foundation nitong si Calorena. Nagagawin nilang pantakip sa mga baho nitong si Ino. Nagagawin nilang libangan daw kunyari nitong si Ino para makita daw ng mga tao na mabait at may malasakit si Ino sa mga taong na-abuse. Para malaman daw ng mga tao na hindi masamang tao si Ino at tumutulong ito sa mga tao. Kontra naman itong si CRD sa plano ni Calorena. Dahil kahit kailan nga daw at kahit anong gawin nitong si Calorena na pantatakip dito kay Ino ay hindi na mabubura sa mga tao na ni-rape talaga ni Ino si Trixie at hindi na yun mabubura sa isip ng kahit na sinong tao kahit kailan. Nag-shut up naman itong si Calorena dahil bigla niyang nakita itong si Lilette na pumasok sa office nila. Hindi nila namalaya na nakapasok na pala ng office nila itong si Lilette. Kaya sa hindi sinasadya ay narinig ni Lilette ang lahat ng sinasabi ni CRD na ni-rape talaga nitong si Ino si Trixie at pinagtatakpan lang nila itong dalawang mag-asawang de Leon. Nagde-deny nga at gumawa ng palusot itong mag-asawang CRD para hindi maghinala at hindi na magalit sa kanila si Lilette. Hindi nila alam na kung ano pang palusot ang gagawin at sasabihin nila dito kay Lilette. Dahil matalinong tao nga itong si Lilette at hindi basta-basta naniniwala. Pagkatapos nga ay kinausap ni Lilette ng masinsinan itong si Ino para malaman at alamin ang buong katotohanan. Kung totoo nga ang narinig niya dito kay CRD o mali lang ang buong katotohanan o mali lang ang dinig niya pagkapasok at naabutan niyang sabi nito ni CRD. Pinaamin ni Lilette si Ino dahil wala na daw sila sa korte at pwede na daw aminin ni Ino lahat ng katotohanan dahil may hatol na ang korte at hindi na nga nila ito mababawi pa. Kinumpronta at tinanong-tanong nitong si Lilette si Ino kung ano ba talaga ang totoo, kung ni-rape ba talaga nitong si Ino si Trixie. Sinabi ni Ino na paano kung ni-rape ko talaga siya, paano kung sinaktan ko siya. Para wala na siyang lakas para magawa ko lahat ng gusto ko. Paano kung kasinungalingan lang lahat ng sinabi ko sa inyo para protektahan ang sarili ko? Nagimbal si Lilette sa sinabi ni Ino sa kanya dahil hindi niya akalain na magagawa ito sa kanya ng pamilya de Leon. Pero pilit pa din ngang dinideny nitong si Ino ang lahat ng kasalanan niya. Kahit pa nga ilang ulit ni Lilette nililet na paaminin itong si Ino dahil sa narinig niya, dahil hindi siya naniniwala na inosente na nga itong si Ino. Na parang nagtataka na nga itong si Lilette kung bakit gano'n na lang nga ang pinag-uusapan ng pamilya de Leon. Maniniwala pa kaya si Lilette sa mga sinasabi ng pamilya? Eh nga no, mabubuking na kaya ang buong katotohanan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Lilette Matias. Kung gusto nyo pa na mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po!